Pero ito na ang pinag-uusapan ngayon. Okay. Yun sa ano, di ba? Doon sa Donny, pinormahan daw si Catherine Bernardo. Oh? Oo. Ano mo sabi niyo? Diyos ko. Ayun mismo yan, ha? Sinabi rin yan ng ating kapatid, ating ano, di ba? Pero may una tayong source dyan, di ba? Oo. May una tayong source talaga na may parang may issue between Daniel, Daniel Padilla, between Donny, Donny Pangilinan, and ano, Daniel. Hindi, and Catherine Bernardo, yes, di ba? And how true, may selos-selos daw si Daniel Padilla. Oh, yun na, yung, okay. During the ano daw, di ba? Ewan ko, Romel. Isang event. Ewan ko sa'yo. Pero ito nga po, sinabi nga, binalitan na ni Papa Ogie Diaz na sa kanilang vlog ni Mamuloy na naligaw after ng breakup di umano ni Catherine kay Daniel. Tapos nag-viral pa nga din yung video na parang may inoffer na drinks etong si Donny kay Catherine. Kung nalala nyo, Princess, sa Marisol Academy natin kahapon, di ba nagbiro ako habang nandiligaw si Daniel Padilla, nawawala ako sa pagod, Jericho Rosales and Alden Richards. Di ba nagsegue ako sa banter natin, sabi ko, eh paano kung si Donny Pangilinan ang sagutin? Sabi ko, di ba? So, kahapon pa lang, alam ko na alam talaga na. Na yan. So, kung ganyang may panliligaw di umano, ha, according kay Papa O, dati, after the breakup, diba, after the breakup, ibig sabihin, hindi sila naging ni Belle. Parang ganun lumalabas. Kung totoo man na nanligaw. Pero nga sabi niya, noong una ginan sa blind item eh, pero pinangalanan na nila na si Donny Pangilinan. Pero sabi nga ni Papa O, hindi niya lang alam kung bakit naudot. Pero kung i-deny yon ni Donny, nasa sa kanya na raw. Nasa kanya-kanya. Nasa kanya na raw. Oo, aaminin niya ito o hindi. Ito na. Ito na. Ito na ang mga fans ng Don Bell. Okay. May mga iba sa kanya na grabe ang bash kay Catherine. Ngayon, yung ang dumidepensa naman ng mga warrior ni Catherine. Okay. Na huwag si Catherine ang awayin nyo. Oh, tama. Sabi tama nyo, naman. Bakit nyo inaaway si Catherine? Correct. Kung sabi ng mga ano, ng mga fans ni Catherine, subukan nyo. Ay, sabi labanan. Ganun, labanan ng Catherine fandom. Oo. Kaya lang, syempre, kung sakali man na totoong nanligaw si Donny, hindi fault yun ni Catherine. Oo. Si Donny ang nanligaw, kung nanligaw kung na. Totoo kung totoo man. Bakit, pero, so, walang kasalanan si Catherine. Ang pinagtataka ko, hindi talaga namamatay ang issue na yan. Mula nung umpisa, no? Mula nung umpisa talaga. Ano ba talaga ang totoo? Saka na kung nalala yung friendship, di ba nagka-issue yung parang sunod ang sunod si ano si Donny kay Catherine sa kasal? May mga photos, yun yun. May mga video, di ba? Correct. Inaalalaya niya yun, eh. Nakita ko yung video na yun, eh. Di ba? So, yun nga. So, kung nanligaw, hindi kasalanan ni Catherine. Pero diba, yung mga fans kasi binabash si Catherine. Siya pinalaban ng mga Catherine, di ba? Pagtatanggol yung idol nila. Eh, hindi naman kaladkar niya si Catherine para ano, maano ng lalaki. Kundi siyang nilalapitan, siyang nililigawan. Napasin ko lang, after ng breakup kay Daniel, ang dami nang nanliligaw kay Catherine, di ba? Parang, eto na, parang about time na ba? It's about time na ba na pumasok? Sabi nga sa debate natin, para nako, kung nanligaw yun, di tatlo na. Diyos ko, mahirapan siyang mamili talaga. Alden, Jericho, tsaka siya kasi ang gugwapo. At mga sikat naman in fairness. Oo, di ba?